Oh my God, oh, ma, parang orca. Hindi ko nag-start, wala na, hindi na ako maganda. I'm a beautiful orca. At ang kasi... At ako lang ang daughter na ako yung nagpanganak sa kanya. Yes, so 16 kami. Takot ako dun daw. Ako din, takot ako sa kanya. Alam mo ba't katakot sa kanya? Pag napalapit ka sa kanya, bubutok. Actually, napalapit ako sa kanya once. Tapos nalumapit ako, so gumana ako. So sino ang ano mo, greatest fashion icon? Humpty Dumpty. Divine. Hi mga Macy's! Welcome back to my channel! Ayan, nandito tayo ulit sa aking munting bahay. Munting bahay? Iba na naman ang set design. Bago tayong pa-ilo dyan sa likod. Parang nakaka-fairytopia lang. Una-una, my name is Venus Deluxe. And welcome to my channel! Makeup-makeup tayo today. And ang aking special guest ay sobrang special din. At siya nga pala ang tinaguri ang pinakamatalinong mama. Oh. Isa siyang orca today, mga misis. Yung killer whale, ang aking anak na talagang pumapas lang. He's a slayer, sabi nga ni Miss Jade. So please welcome, Tiny Deluxe. Come on, come on. Tiny! Oh my God, oh, parang orca. Ano ba? Paano ba mag-umpisa? Hindi pa nag-start. Wala na, hindi na ako maganda. Pero at least, o diba, nakamag-glare. At tingin nyo naman ng mug. I'm so excited dito sa gagawing makeup sa akin ni Tiny dahil papagandahin niya na ako this time. Wow! Hoy, na-makeup on kita kasi before. Maganda din yun. Maganda din naman, pero, parang 6 hours. 6 hours, puro dal-dal. First makeup ko after ko magpa-rhinoplasty. So, bumating ka muna sa kanila. Hello, mga misses! Hello, mga misses! It's me, Tiny Deluxe, yes. The most beautiful daughter. Yeah! The at most beautiful orca. At ang kasabi... Hindi. At ako lang ang daughter na ako yung nagpanganak sa kanya. Yes, so 16 kami nung unang inire. Pero sige, Tiny, ano ba ang plano mo sa akin ng makeup today? So for this video, syempre it's Pride Month. For today's video, since Pride Month, I will be doing my famous, where I'm very known for doing crazy eye looks, eyeshadow looks, gaya nito, butterfly, oh, okay. I'm so excited! Kasi ano eh, hindi na siya nagpa-play with colors ngayon, so let's pull some colors to the mother. Yeah, let's go! So sa likod ng camera, sa likod. Habang off-cam, nag-cover na ako ng kilay para pasabog at mabilis ng kote. Go! Umpisa na natin, Miss Tiny. Simula na natin! So inuuna ko po yung highlight. Highlight muna sa ilalim ng kilay. Alam niyo mga misis, si Tiny, ever since, nag-start siya as makeup artist talaga. And singer sa TikTok. Ayun, pag may mga kailangan kaming mga makeup, sa kanya kami nagtatanong, huy, anong magandang ganito? Anong magandang ganyan? Sagot naman siya agad. In fairness, hindi siya nang i-gatekeep. Kailangan i-gatekeep? Eh, diba? Hindi ko naman isa-share yung skills ko. Sharing is scary. Yung product yung isa-share ko. Kung paano mo pa rin siya gagamitin. Kaya sa mga brands dyan, kung hindi man kayo na ipopose si Tiny, nasasabi niya sa amin yan. Hello! Nababanggit niyo sa amin kung ano yung magandang gamitin. So nakilala ko si Tiny initially sa FEU, mga misis, dahil kami ay magka-chatro. Nakikita ko siya, pumapasok siya sa school, naka-drag. Okay, hindi ako naka-wig. At naka-full makeup. At sumasakay siya ng LRT, di ba? Ano to ah? Year 2018, mga ganon? 17? 18. Full drag siya, 2000. Ito, ganito. Hindi, mas malala dati. Colorful ka dati. Mas red yung hair niya. Madalas ko kasi siya ipag-groom nun. So ano tumatakbo sa isip mo kapag tinitingnan ka ng mga tao in public na ako kasi dati hindi ako nakakalabas kapag ano, kapag nakapangbabae. Kasi dati nagpapambabae din ako sa school pero sobrang hiyang-hiya ako kapag hindi ko kakilala yung mga tao or pagdadaan ako sa mga tambay. Parang feeling ko babastusin ako, parang gano'n. Ikaw, parang mas confident ka pang magdadaan sa gano'n ni dati, di ba? Feel ko mindset lang talaga siya. Alam ko naman na may mga manggagano'n talaga. So dahil alam ko, ready na. May isasagot na ako, gano'n. Ako wala.
As in, ang hirap-hirap mamuhay nun. Tsaka nga, dapat hindi ka ready sa mga ganun. Kasi dapat walang ganun. Ano sasabi ng mga teacher mo nun sa'yo? What na? Saan kayo pupunta? Saan kayo pupunta? Ano sa klase? Sa classroom. Nasanay na lang. Nasanay na lang. Pero hindi ka aware about drag art nun? Aware ako. Parang nung time na yun, ang drag, kailangan malaki. Kailangan ako cover yung brows. True. Talagang ganun siya pumasok. And kumakanta din siya mula noon pa. Mas kilala siya dati as singer. Yes. Sumali siya sa tawag ng tanghalan. Misis, ayan. At the rainbow eyeshadow. So, ito yung gagawin natin. Pero iba yung name niya sa tawag ng tanghalan. John Mark. Hindi na ikaw yun! Oh my God! Mali pala ako nung inanak. Japer Palma. That's my real name, Japer Palma. Nakakatawa kasi, tiny, bigla lang namin siya na-discover sa isang gabi na nakaupo tayo sa kwarto na alam mo yun, nakatambay. Gusto niyong maging drag name, Ayn? Hindi, may initial na. Parang, sabi ko kasi, ayokong lumayo sa Japer. So, gusto ko Hyper. Hyper. Ako si Precious. Ako, sabi, ay maganda yan. Tapos sa apelido mo, Tension. Hypertension. Hello, high blood. Hindi mo ka high blood, ma. Low blood nga siya eh. Oo, kasi hindi siya... Yung chicken? As in, nakagat niya? Oh, you don't do that, ha? Huh? You can be here. Ollie, come here. Mag-alik ka pala dito sa kanila. Ollie! Ollie? Matakot sa'yo. Takot yun sa orca kasi. Hindi ba kasi nakita ng killer whale? Here's Ollie! Eyeshadow! Ayaw niya nang nagpapabuhat masyado. Naisip ko yung Tiny kasi parang syempre idol natin si Meme Vice. Tapos sabi ko, oh, ako ang Vice, ganda natin. Syempre dapat may Petit. Ayan, panlaban kay Petit. Si Tiny! Tiny Lil nga siya. Ayaw niya, masyadong daw siyang maliit. Si Tiny Lil. So sa TikTok, aliw na aliw ako sa mga stories dati ni Tiny. Lagi ko siyang pinapanood kasi yung mga stories niya parang vlog. Dire-diretso lang kung ano-ano nang sinasabi niya. Bakit di mo na ginagawa yun? Gusto ko talaga maging content creator, ganyan-ganyan. Bakit ngayon hindi na? Hindi, gusto ko pa rin naman. Pero like, siguro ibang route na. Actually, ang laki ng pinagbago mo, Tiny. Nakakainis ka. Bakit? Alam nyo, komedyante siya. Pero ngayon paano na siya pasmin. Hindi na siya nagpapatawa. Masyado na siyang seryoso in life. Iba ka dati. Kumpara sa napanood ko sa Drag Race ha, mas fierce siya sa Drag Race. So sobrang pagiging fan ko ng Drag Race. Si Tiny Deluxe ang tumulong sa akin before kami pumasok sa aking season, ng Drag Race Season 1. Kasi alam kong sobrang fan siya nung show. Siya nagsabi sa akin ng mga karabihan doon, mga siya ang nagko-confirm na, ay oo, maganda yan, mag-work yan, yung mga ganyan-ganon. So, yung mga nakita niyong looks doon, isa si Tiny sa mga utak na tumulong sa akin to achieve those looks. Pati yung tuwalya, pati yung manananggal. Halos lahat talaga. At ang bayad ko sa kanya, feeds lang. Sorry. Gulit ako yung dumating sa bayad ng truck ng Bimek. So, nung season niya, sobra akong nanibago kasi yung mga ideas niya for me, mga fun, campy. Nung sa kanya, gusto niya minty fresh tag niya. Hoy! Magkape ka. Which is true, di ba? Gusto mo maging fashion icon. Oo, oh, syempre. As a big girl. Which is fashionable naman talaga si Tiny. Na-amaze ako sa kanya. Tiyan mo ano normal date. Tinakapang-orka siya. Pero nakikita ko sa personality niya yung pagiging campy niya din. Bakit hindi mo pinakita sa Drag Race yun? Hindi ko na-embrace masyado. Gusto ko naman siya ipakita, pero maganda. Pero gusto, parang siguro na masyado ako nag-focus dun sa ganda part. Pero marami akong campy na looks na hindi napakita. Guys, ayun. So... Sorry. Station na po. Parang nakita ko sa kanya si ano si Shawarma sa run niya sa drag din. Nakita niyo naman kung gaano ka fun and campy with fabulous looks si Shawarma, di ba? Pero sa drag din pa-hard siya. So alam mo, pagkakilala ko dito kay Tiny, dakdaki na to eh. Madakdak naman ako ah, di ba nga? Dami ng bash sa akin. Ang yabang ko doon sa ano, confessional. Iba yung naipakita niyang side doon. Medyo iba. Medyo fierce. Siguro ayun nga, kasi parang as a fan ng Drag Race, meron akong thinking na kung ano sa tingin ko yung
kung gusto ka nila, yung gusto ng mga tao. So, ang secret ko lang talaga sa Drag Race, magkano, feeling ko ha, magpaka-totoo. Ikaw, yes. Kung sino ka, kung mataray ka, magkano. Ito yung si Minty. Mataray siya talaga. Nagustuhan ng tao. Kasi kung saan siya, oo. Takot ako dun doon. Ako din, takot ako sa kanya. Alam mo ba't ka takot sa kanya? Pag napalapit ka sa kanya, puputok. Actually, napalapit ako sa kanya once. Tapos nalumapit ako, so gumanan ako. Partida ang laman ni Tiny, ano, habulak. Pero basta... Pero nakatatakot siya talaga. Pero ngayon, kamusta kayo ni Minty? Ay, sobrang ano... Favorite. Super love ko din siya. Sinabi niya na ang ganda daw ng probulok ko. Ah! Thank you, sis! Oh my God, as may fashion ko. Parang na-validate. Na-validate? Pero alam mo, mas nakaka-validate yung hiniram ni Raul Laurel, yung outfit na sinuot mo as the fashion icon himself. I know! Anong naramdaman mo nung ano na yun? Siyempre, yung designer siya. Tapos nila siya basta-basta designer, diba? The Raul Laurel! Oh my God! Although hindi ko siya design, may reference siya. Mm-mm. Na sobrang sikat din ng designer. Pero like... still. Tapos sabi niya, as in nung nakita niya ako nung finale, oh my God, this is so beautiful, Tiny, I love it. Ganyan, yung buong look. So yeah. Noong sinabi niya na gusto niya suotin for Halloween. Sige po. Bongga. So talagang dream mo maging fashion icon, fashion queen? Siguro. Oo. Ako kasi before Drag Race, hindi ko nakikita yung importance ng fashion. Hindi siya number one for you. Oo. Performance kasi talaga yung number one for you eh. Hindi ako aware, hindi ako exposed talaga sa fashion, kung anong tamang suotin, anong... yung kung gaano kalaki yung influence na naibibigay ng fashion. Ang pinapanood niya kasi pag may free time siya mga national job. Yes! Kaya mahilig ako sa Ayaw na! Kaya alam ko na ano ang kinakain niyo lang sa Great White Shark ay liver. Oh my God. Paano naman yung ibang parts ng Great White Shark? Wala, iniiwan lang nila. Hindi ko nakita dati, before Drag Race, yung importance ng fashion. Hindi ko talaga mag-iisipan kung ano yung mga sasuotin ko sa look ko na ganito. Actually, up until now. Kung ano yung masuot ko, basta makita ko yung sarili ko na, ah, maganda ako. Okay na yun. Yung pala may impact pala siya for a lot of people. And na-realize ko lang yun during Drag Race. Na-realize ko pa lang, hindi ko pa ina-apply masyado. So, sino ang ano mo, greatest fashion icon? No! Eh, paano ka nag-fall in love into fashion? Nung bata ako, mahilig akong mag-drawing. Yung mga nakikita ko sa, ano, sa movies, tinatry ko siyang i-drawing, ganyan-ganyan. Nadamit. Oo, nadamit. Kaya, fierce. Ang dami kong gusto ng bata. Parang... ako, gusto ko maging mananahe. Hindi fashion designer. Nung bata, tinatayin ko yung mga dolls ko na nakatago lang. Ako lang nakakaalam kung saan nakalagay yung mga dolls na yon. Yung mga dolls ko dati nakalagay sa kisame. Alam mo yung may square na butas sa kisame. Oh my God. So, nandun yung dolls ko dati. Tapos after ilang months na nandun sila nakatago, nung pagkita ko sa kanila, may mga ano na sila, bangas na sila ng ana. Kinain ng ana yung mga dolls ko. Pero yun ang bumuhay sa pagkabaling ko. Dad! Alam mo, siguro dinamitan ko sila mga once or twice. Pero yung hairstyle nila, iba-iba lagi. So talagang hair. Hair talaga ako noon. Talaga. High school pa lang. Kasi nagiging kulot, nagiging with highlights, nagiging may mga black, nilalagyan ko ng strip ng mga sinulid, yung hair nila. Oh, may thrill kapag nakatabi. Pag tinatago mo na bading ka, kasi kagaya dati, may ganyan din ako. Bumili ako ng Barbie, pero binigay ko sa pinsan ko. Hmm. Okay, regalo kasi ko Barbie. Para ikaw maglalaro. So, tinanong ako, ang kanina yung nilalaro mo sa pinsan ko. Ako nagka-Barbie ako kasi nung high school, may project kami na kailangan ng Barbie, tas bibihisan mo. Tapos yung mga kaklase ko, hiningi ko yung mga Barbie nila, the no ones. I had two Barbies. Tapos, nung inanay na siya, yung isa inanay, yung isa hindi. Binigay ko na sa best friend ko yung isa, tapos dinisplay niya sa bahay nila. Ewan ko kung buhay pa ganun hanggang ngayon. Sa singing naman, paano ka na-introduce? Yung lola ko is a singer. Nalang ang kwento niya dati. May sinalihan siya singing contest, tapos pinapili siya kung cash prize or dictionary. Tapos minili niya yung dictionary. Tapos hanggang nung bata ako, yung dictionary niya, nasa balay pa. Sige, nagamit ko siya pag may... kailangan may assignment, gano'n. So talagang nag-invest yung lola ko sa knowledge. Di ba? Galing. Pinagalitan pa siya na kasi ang inuwi niya dictionary, hindi pera. Iwantong ganyan ka din ba sa pagsala mong singing contest? Wala, lahat pera. So nagka-contest ka talaga, no? Oo, oh,
nag-contest ako ng bata, as it. So supported ka ng family mo na nagbibirit-birit ka? Actually, ayaw nila. Ayaw na? Dati, ayaw nila. Parang, wala, nangyayari lang siya. Nagbibirit-birit ka ba dati? O, oh, ano? Oo, same. Anong isa? Actually, favorite sa ako, wait. Wait. Oo, dinan niyo siya sa inyo. Ginaliyan niya ako talaga. Pero nag-singing contest din ako dati. Oh. Sa school. Alam nila. Alam nila yon kasi as lalaki. Ah, okay. Ang kinanta naman, The Prayer. Punta naman tayo sa ano mo, Drag Race Journey. Nung time na nagsabi sa akin si Tiny na gusto niyang mag-drag race, parang ano ko, hesitant. Wala pa siyang 1 year nag-drag noon. Never pa niya na-experience mag-full drag during that time. Yes, actually, hindi ko naman gusto na talaga na mag-drag race. Gusto ko lang mag-audition. Oh, so yun ang nireply ko sa kanya. Ogo, pag natanggap ka, support kita. Yes. Kung mag-audition ka. Hindi pa ako ready talaga. Kasi maano to si Tiny, kaya niyang mag-dominate in the right time. Pero hindi pa siya hinog for me. Sana sinabi mo sa siyempre, ayaw kong sirain yung ano mo, yung poke. Yeah. Anong na-feel mo nun, nung natanggap ka? Kinabahan ako. As in, parang, hindi, actually, to be honest lang, hindi talaga in-expect na makakapasok ko agad on my first try. Kasi nag-start ako ng first ever drag performance ko, kasama din kita. Ay, June 2021 yun. Tapos after nun, nakapag-perform ka ba in drag? Hindi pa ulit. Alam mo, puro online lang. Tapos, ano na agad, oh. Drag Race. Tingnan niyo kung gano'n siya ka-baby. Kaya guys, take it easy on this tiny girl. Ano nasa isip mo noon during those time? Alam mo, muntik na talaga akong mag-withdraw. Talaga? Oo, as in sabihin ko sa... Saan? Sa BDO? Ang dun ka na eh. Ayun na nga eh. Kaya nga, tinuloy ko at nilaban ko. Kailangan kami ni Matilda sa preparation. Tapos yung mga struggle ko, nakikita ko rin na struggle niya. So parang, okay. Feeling mo normal? Parang siguro, oo nga. Gawin natin ang paraan. Magagawa ng paraan. So ginawa ng paraan. So bago ka makapasok, anong naramdaman mo nung nandun na parang first day, mapasok na? Oh my God. To the first episode. Kasi hanggang first episode ko din ang... Tsareng, tsareng. Tatlo po. Tatlo pa po. Episode 3. Kasi sobrang fun ko ng Drag Race. Just to be there as a contestant. So, oh my God. So, ang saya. Masaya lang ako. Masaya ka lang. Masaya lang. Talaga. Kinabahan na lang ako nung nag-rehearse na kami for Bogsh. Kinabahan ka? Oo, sobra. Kinabahan na ako. Di kasi yung mga kasabay niya doon, sila Kat Kat, sila Bernie. 10 years ng drag queen. Actually, para siyang ano yung season ng mga mama versus babies. Actually, parang gano'n. Walang diba? Middle. Sinong mga middle? Sino OB siguro. Ah. OB Arizona. So after naman Drag Race, anong na-feel mo nung nagkakaroon ka ng backlash? Dinaga, di ba? Bilang mukha ka naman naka-backlash ngayon. Medyo ano, medyo bash. Ewan ko din, alam mo ang dami nagsasabi sa akin, bakit ka ba nababash? Ano kung ginagawa mo? Yung mga bashing sa akin is, walang reason, nila na lang magka-comment ng early out ka, ganun. Parang na-define ako ng run ko sa show. Nung una, na-hurt ako eh, kasi eh, di ba, pinagsasabihan mo ako na huwag ko lang awayin, ganyan. Patola kasi to eh. Hindi, na-realize ko. Sumaya ko nung parang dinilit ko yung Twitter ko for a while. At tapos binlock ko sila isa-isa, tapos kaya wala na. Okay na, nagtitrip lang siguro eh. And syempre promote din natin, so every weekend, kapag Sunday, si Tiny po ay nagpa-perform sa Rampa Drag Club. Yes! It's called Drag Aoki. Siya ang singer namin doon, di ba? Kumakanta siya in drag and bihira yung ganun sa Pilipinas. Sana weekly shows na may drag show na live singer. Parang so kung tutuusin, ngayon ka palang talaga nagpa-practice mag-show, no? In fairness, after 2 years in Drag Race. So ilang taon ka ng drag queen? May birthday ka, drag birthday? Actually, walang date June. Mismo, pero June. Yes. Pero since June ngayon, it's my third year na. Oh my God. Tsaka siguro ano, naging advantage ko siya na palagi akong kumakanta. So parang automatically may iba sa ginagawa ko. Ano ang ano mo, plans mo in the future? Ang naalala ko kasi before Drag Race, lagi niyang sinasabi na gusto niyang magtayo ng ano, beautician. What? Magtayo ng beautician? Huwag na may natumba. May katayo. Kasi di pangarap niya. So kung may kilala kayong natumbang beautician dyan, pakicomment down below. Gusto mong magkaroon ng sariling brand. Gusto ko siyang mangyari in the future. Pero like,
Alam ko kasi na hindi siya madali. Ayoko namang labas ng something na ilalagay ko lang yung name ko at that label. Ay, ang galing niya mag-makeup. Tapos biglang yung product na ilalabas. Eh, baby. So, anong gusto mo sa future? Makeup pa rin? Gusto ko pa rin siyang mangyari. So, makahanap ng 5'4". Come on, Shibir. So, sa lahat po ng nanonood dyan, 5'4 pababa, please PM Tiny Deluxe. Puro babae, nag-PM sa'yo. Mahilig po siya sa toothpick. Kakataon lang po. Actually, hindi naman ako mahilig sa kanila. Sila yung mahilig sa akin. Oo. Sino ba namang hindi mahilig sa ganyan kaganda? Namoy. Lahat ng mga kapilala ko, di ba? Ang mahilig sa mga American. Ito nga, di ba? Ang star ng Noche Buena. Adan doon. Yung star sa Christmas tree. Kamusta naman ang iyong love life, Tiny? Wala. Kaya ko din siya pinangalan ng Tiny kasi nga mahilig siya sa Tiny. Wow! Wala kang love life ngayon? Nakakwento mo lang nung nakaraan eh. Ano? Wala na kayo? Wala. Never ako nagkatsowa. Ah. Ayan ha. Baka nalunok mo na yun. What? At nalaman ha. Parang nakalunok mo na. Minsan kasi pag natutulog ko, may naririnig ako nag-hello dyan. Tulog. Ilabas na ako dito. Kailan mo plan mag-start ng iyong YouTube channel naman? Since madami nag-aabang or mga tutorial mo sa makeup, mga content creation mo noon, bakit di mo na ginagawa? Pero kamusta ang buhay after Drag Race? Tingin mo ba natulungan ka ng Drag Race in your career? Or... Man. And kasi ngayon almost full-time. Dito yung ginagawa ko talaga. Nag-drag, nagpa-perform. Although I do makeup on the side, gusto ko pa rin talaga siyang ginagawa when I transport people. Tapos, especially kapag creative yung briefs ng makeup. Kaya ngayon, makikita niyo yung mga works ko sa Mega, sa mga magazines. So guys, kung kailangan niyo po ng makeup artist, I can say and attest na magaling po talaga to si Tiny. At tingnan nyo po ang linis-linis ng kanyang gamit. Mga ituturo ko kayo. Oh, no! Ano na mga nabago sa buhay mo since Drag Race? Ay, bukod sa attention, Jerm Trey, hindi na nagigit ka, Rose. Wah, gigit ka. Pero hindi na ako umihingi ng support from it. Talaga? Yeah. Ilan taon ka na ngayon, Tiny? Para sa mga hindi nakakaala. I'm 23 years old. Oh my God, 23 ka pala? Sobrang pasabog ng life. Ikaw ba ang youngest sa Drag Race history? So far, sa Philippines. Talaga? So far. Okay, ayan. Medyo tapos na tayo sa eyeliner. Ngayon naglalagay na lang siya ng... Finishing touch. Finishing touches. So, ano niya? Finish. Ang galing. Ang galing niya. Kaya naman mga misis, abangan niyo ang aming final look in 3, 2, 1. Oh my God, first time ko yata mag-blond in a long time! Yes! And mag-color! Ayan, oh, thank you so much, Miss Tiny! Yes! Jill Deluxe! Oh, diba? Maganda ba ang makeup? Kaya kung gusto niyo maging ganito kaganda, guys, i-book niyo si Tiny kasi prepared siya to do makeup for others. Ayan, so may gamit siya pang makeup sa iba. Madami magaling mag-makeup, pero hindi lahat kaya mag-makeup sa iba. And parang sa nakita ko ngayon, mas maganda mag-makeup si Tiny sa iba. Charing! Ah, gusto ka bang pasalamatan, i-plug, or gusto mo padalhan ka ng whatever? Go. Of course, thank you so much, Mother. Tiny is Deluxe, yes. For guesting me in this prestigious show. Wah! Pero ayan, thank you so much. Of course. Thank you so much. Thank you so much. You're back and at least na-renew natin ang ating makeup session. Yes. Ang ganda. Maganda. Yes. One of the best makeup na nakita ko on my face. Aww, thank you. Gusto mo i-promote ang iyong socials? Saan ka nila matatagpuan? And yes, of course, you can follow me on my social medias. That's at Tiny Deluxe with 2 X's sa Instagram kasi may nakakuha nung... May nakakuhang nauna ng Tiny Deluxe. Ewan ko sino yun. Basta yun. Tapos, ayun, Facebook, Instagram, X, TikTok, lahat yan Tiny Deluxe. Verified naman yung mga yan. So, I love you, Nay. Yes. At saka yung makeup account ko where you can see my works on other people. Ayan, that's Mog by Tiny. Mog. M-O-G.
Charing. M-U-G. M-U-G. And kung nag-enjoy po kayo dito sa ating session for today's session, makeup session natin, kung nagandahan kayo, please like, comment, and share mga misis. And paki-comment dyan na sobrang galing ni Tiny. Sayang, natanggal agad. Ayun! Okay na yun. Babalik na okay lang. Okay na lang. Babalik na lang. Dahil dyan, marami salamat sa inyong mga nanood. See you again sa next vlog. Bye-bye! Bye-bye!